Hello guys! So, it's me again, Dawn. So, in this video, magsishare ako sa inyo kung paano kayo mag-apply sa Google AdSense account. So, nakikita nyo nandito tayo sa YouTube.com. So, mag-login ka dyan sa YouTube.com mo kung meron kang laptop, kung meron kang cellphone, kung pwede na yan. So, sa cellphone, ang isa suggest ko is, if ever na gusto mong pumunta sa YouTube, dun ka sa tawag nito sa Google na site. So doon ka tapos desktop feature mo lang siya. So andito kasi ako sa laptop ngayon, mas easy kasi pag dito ako nag-tutor sa inyo kung paano kayo mag-apply sa Google AdSense account nyo. So sa youtube.com, i-login mo yung account mo kung ano yung gamit mo na account mo na Gmail. So, kailangan dito is Gmail, hindi po pwede yung Yahoo Mail. So, mag-create ka ng Gmail account mo and then pupunta tayo sa YouTube Studio. Ayan. So, dito sa YouTube Studio, makikita mo dito yung channel dashboard mo. So, andito mo makikita yung dashboard, yung videos, yung playlist, yung analytics, yung comments, yung subtitles, yung monetization, and audio library. So, para ma-monetize ka, i-click natin itong monetization. So, sa monetization, ganito na yung lumalabas sa kanya. Hindi na siya gaya dati na sa pag-click mo ng monetization, meron na agad yung i-enable mo lang yung monetization mo. So, hindi ka na po pwedeng mag-apply sa monetization kung hindi mo ma-reach yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, kailangan mo munang maabot yon bago ka mag-apply sa YouTube monetization program. So, to get into the YouTube Partner Program, your channel needs to have 4,000 public watch hours from the last 12 months and 1,000 subscribers. Your channel will also get reviewed to make sure that it follows. So, hindi ka din ma-monetize kung hindi mo i-follow yung mga policies nila. So, sa policies, marami dito. I-check nila yung main theme ng channel mo, tapos most viewed videos, newest videos, biggest promotion of watch time, and video meta beta. So, ito yung titignan nila, and also tinitignan din nila yung channel mo if ever na nag-copyright ka, tapos if ever na meron kang kinuha na video sa Instagram o sa Facebook galing sa mga artista. So bawal kasi yun. So sa akin kasi nung hindi ako na-demonetize yung channel ko, pinabura muna ni YouTube Partner Program yung mga videos na ginawan ko na galing sa mga artista. So, yun kasi bawal kasi talaga siya. Kahit na yung videos lang na nag-trending sa akin na tungkol sa mag-aasawa na sana. Kaso nga lang, hindi sila natuloy kasi nga namatay yung mapapangasawa niyang babae. So, pati yun, hindi siya monetized. Kasi, kailangan na ikaw mismo yung nakikita sa mga videos mo. So, kailangan ikaw. Ang ginawa ko lang kasi noon is kumuha ako ng mga videos para lang kunin, makuha ko yung 4,000 watch hours. Kasi, ang hirap talaga abutin itong 4,000 watch hours. Itong 1,000 subscribers, mabilis lang siya. Mabilis lang siya kunin mo kasi kung gusto mong malaman, meron akong video neto kung paano ko nakabot yung 1,000 subscribers ko. So, ililink ko na lang sa description box below. So, ito na nga siya. So, hindi ka po pwedeng mag-apply sa monetization program pag hindi mo maabot yung 1,000 watch hours. 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, kailangan mo muna yung abutin para ma-monetize ka na. So, ilipat natin siya sa channel ko kung saan ako na-monetize na. So, ito talaga yung channel ko. And then, dito sa channel ko is monetize na ako. So, ang hinihintay ko na lang dito sa channel ko is para ma-verify yung address ko. So, if ever na ma-monetize ka na, ito na yung itsura niya. Ganyan na siya. And
slowly na mag-i-earn ka na ng sa mga videos mo. Kung gusto mong malaman kung paano mo malaman yung if ever na monetize ka na, meron ka ng dollar dito sa gilid. Ito siya. Ayan. So dito is pwede ka na pumili kung ano yung mga ads na ilalagay mo sa video mo. And naka-green siya. Pansin mo, naka-green lahat yung dollar sign dito. This video is being monetized. This video is being monetized. So, ito kasing channel na nag-trending sa akin, hindi siya monetized. So, malalaman mo na hindi siya monetized kasi ganito itsura niya. Wait lang. Ganito itsura niya sa video na hindi monetized. Ganito siya. Ayan, naka-yellow yung dollar niya. So, ibig sabihin hindi siya monetized. So, nandito makikita mo, this video is running limited or no ads due to content identified as not suitable for most advertisers. So, yun. Nakakasad kasi hindi siya sa akin kasi daw. Kaya hindi siya monetized. So, kaya importante na ikaw talaga mismo yung nakikita sa video and hindi ka kumukuha ng video sa iba. Kasi YouTube nga, YouTube, ikaw mismo ang magke-create ng video mo. So, ito mga YouTube, mga videos ko, monetized na ito sila lahat. Except lang talaga nun. Hindi talaga siya in-accept ni YouTube. So, yun lang guys. Kailangan mo lang talaga abutin yung 1,000 subscribers mo and 4,000 watch hours. Okay, bye-bye.